4:30 ng umaga. Ramdam mo ang lamig ng hangin mula sa electric fan na bumubuga sa iyong mga paa. Ramdam mo pa ang sarap at kapit ng kumot na humihila sa bawat parte ng iyong katawan. Gusto mong magpahinga. Gusto mong maramdaman ang tamis ng umaga. Ikaw ay nagduda kung bakit kailangan mo magtrabaho kung ang iba naman ay namamahinga. Pero napaisip ka, natandaan mong hindi ka katulad ng iba. Ang hanap mo sa buhay ay hindi ang ordinaryo kundi ang buhay kung saan ikaw ang sentro ng buong mundo. Kaya umalis ka. Umalis ka sa lamig ng hangin mula sa electric fan na bubuga sa iyong mga paa. Iniwan mo ang sarap at kapit ng kumot na humihila sa bawat parte ng iyong katawan. Pinili mong maging bida. Pinili mong maging bida kaya naghanda kang tahakin ang landas na hindi tinahak ng iba. Bumangon ka. At sa bangon mo, ramdam mo ang bigat ng iyong ulo at bigat ng bawat parte ng iyong katawan. Yapak sa kaliwa, sa kanan, kaliwa, kanan. Napaisip ka. Dahil ito ay isa sa mga tinuturo nung ikaw ay sanggol pa. Pero bakit? Bakit parang bawat lakad mo ay binubuhat mo ang buong mundo? Pero kahit ganito man, ikaw ay naglakad, pupunta sa inyong banyo. Naghanda kang maramdaman ang pagod at lamig ng bawat patak ng tubig na dumadaloy sa iyong mukha. Pagkatapos nito, ikaw ay naghanda. Naghanda ng kape na iinom mo bago magsimula ang iyong araw. Dama ng tila mo ang init ng bawat higop mo sa kape na pawabang ito ay ang ugyat ang simula ng iyong araw. Tama ka. Dahil ito nga ang simula ng iyong araw. Udyat kung saan haharapin mo ang mga pagsubok ng buhay. Salamat, kapatid. Pinili mong bumangon. Pinili mong bumangon sa buhay kung saan ang korupsyon at kahirapan ay di natatapos. Pero salamat. Salamat dahil kahit sa simpleng aksyon na pagbangon sa umaga, mas malapit na tayo sa ating pangarap na destinasyon. Pangarap kung saan ang bansa natin ay nakabangon sa kahirapan at korupsyon. Kung gaano man ito katagal, maging isang dekada o isang siglo, gusto kong malaman at makita mo na kasama ka sa mga taong tumulong sa pagbabago nito. Salamat kapatid. Time.